And it's thinking. So relax, relax na tayo. Less na lang ang gawain. Ay, nako. Salamat naman sa dapat pasalamatan, lalo na sa mga parents ng magulang ko. Ay, parents ng magulang ko. Parents ng mga bata ko at sa mga bata, syempre, no? Kasi in a way, patapos na kami sa newspaper, konting sharing na lang, done na, oo. So, kaya natin lahat yan as PAs, no? Nakita ko yung iba, more overnight na sila. So, highly appreciated ko po yan. For the sake of our kalambalik, we need that. Thank you so much po. Kaya natin yan, mga kapatid. No, anyways, aayusin naman natin yung newspapers bago mag-RSPC. Friendship Glenn Kakulitan, I saw your post. I saw your post. Kayo ngayon ay talaga namang overnight to the max. Kasi mambali na Balden, more overnight yan, ng Friday, Saturday ata. So, thank you so much. Ma'am Claire, pagaling ka po, Ma'am Claire. Kasi alam ko, nagkakasakit ka na, pero nakita ko yung post mo, laban pa din. Ma'am Uchi, alam kong kaya mo yan. Ikaw pa ba naman? So, alam mo yan. Ikay puhunan natin sa Calamba City. No, sino pa ba? Kasi ma'am, nakita ko si Ma'am Mendiga rin. Yes. Sabi niya, ay yung mga bata, more gawa sa school. Pati siya sa bahay, more gawa din. Thank you so much. I love your efforts. Syempre yung kaibigan ko si Sir Eds de la Cruz. No, more effort din yan, more fun. Yung tipong ine-extend ang bata sa paggawa ng dyaryo. Kahit gusto na umuwi, ay talaga naman extended pa. So, thank you so much, Bessie. At syempre si Friendship Rolando Santos. So, yan ay kabugiya. Nakatema pa ang dyaryo niyan. Thank you so much, Bessie. Kaya mo yan. At syempre sa mga, sa napaka-supportive, nakakilala kong principal, si Sir William Bartolome, bonggang-bonggang support niyan. So, kaya yan. Barreto, panumero uno. O, yun ang tema, di ba? Ay, bago na pala, best. Nakita ko pandaya ng Husay at Galing ba yun? So, hindi ko tanda, pero nakita ko. Pero alam, I know, I believe. Kaya yan. Friendship Lorby Amon, kayang-kaya mo yan, alam ko. No? Siyempre si Bessie Roxanne Lianco at si Ma'am Sheila Pedelino ng Sahaya. Ay, Sahaya ba yun? Sahaya tsaka ng Heritage. O, Sanghaya pala. Sanghaya ba? Hindi ko matandaan eh. Pero I know you can do those newspapers of yours. Ah, si Ma'am Nairin, Aram. Oh, yes, the friendship kong yan. Feeling ko, given enough time, nako, kakabugin kaming lahat. Magaling. Na? Ah, syempre, Sir Jerry Agustin at si Ma'am Pamadiko, belated happy birthday. Alam ko, more gawa din kayo ng newspapers nyo. Syempre, hindi papatalo dyan ng friendship kong si Mr. Sandy Ligit. Alam ko, gawang-gawa ka ng Jerry Besit. Sabi ko nga, ikaw nun ay inspiration ko sa pagpanalo sa Jerry. I know you can do it, Bessie. Sino pa ba? Si Bessie Michelle Balagtas, Rizal. Siyempre, galing yan sa mga lahing bayani at talaga mahusay sumulat. Ano po, ayan. Si Ma'am Michelle, kaya mo yan, Bessie. Go, push tayo dyan sa ang ano ba yun? Ano nga, ang lambat at ang danet. Ano po, kaya yan. Si Ma'am Marisolo, siyempre. Si Ma'am Marisolo sa, ano ba yun, Lagaslas ng Lecheria National High School. Kaya din yan. Push. Si Ma'am Ong ng Makiling Integrated School. Parang, I saw her, she already sent me a message asking kung may memo yung pagpapaprint ng dyaryo sa mawis. Sabi ko, have. So, ibig sabihin, ready na si Madam Ong. Oh, hi! Sino pa ba? Si Teacher Jess, more gawa ng dyaryo yan. Siyempre, hindi papatalo sa Calamba Institute ng LM. Hindi papatalo kasi, ba, nakailang purse yan. Siyempre, hindi naman pwede i-disqualify ang bata. O kasi nade-disqualify ang bata pag walang newspaper. Oh, kaya gawa-gawa po tayo, advisors, okay? Alam ko mahirap siya, pero kaya naman, tsatsagain lang. So, see sa 13. Sino pa ba na isa-isa ko na ba? Siyempre si Dr. Marian Diaz, Barrett Diaz, siyempre, more gawa din yan, siyempre, ang Ruralians. Ma'am Rochelle Perez, alam ko ginagawa mo po ang The Bridge ng Luok. Kasama si Ma'am Agnes, na ang Bahagari. Tama ba ako? Si Ma'am Rowena Pereya, syempre more gawa yan sa Mabato, Maine. Yes! At syempre si Ma'am Pemi ng Bunggo ng Gafar ba yun si Madam? Alam ko, gawang-gawang bongga yan. Si Ma'am Gina nagpa-check na. Kabog si Ma'am Gina, yes! Si Ma'am Maricel Nieves din, syempre hindi papatalo yan si Bessie sa Dalagasong at Divulgence.
bumalik na ba si Madam, ano, si Madam Diaz? Yes, I saw her post na yung kanyang mga awards ng 2000, ano ba yun? 2000 something, nakita ko naman, Bessie. Sino pa ba? Si Terrence sa punta. Mm-hmm. Yes. Yung sa bubuyan, si Ma'am, ano ba yun? Ma'am Ferrer ba yun? Ma'am, hindi ko lang matandaan, pero nagtanong siya sa akin. Oh, syempre si Madam Juliet Palacin. Mm-hmm. Si Ma'am Julieta Palacin. Nag-send naman ako, best, ng interview. Di ba? So, we can do it. And we know, I believe in you. Kayang-kaya natin yan. Syempre yung sa... Si Ma'am Usha Srino, makusay din yan. Ang tanong ngayon sa akin, pero alam ko hindi papatalo yan. Nako, syempre, kailangan, di ba? Kasi hindi pa ba, sa lahat ng school paper advisors sa Calamba City, I know you can do it. Your Madam President is really trusting on you. I know, mahirap siya, pero kaya natin yan. So, yung ranking naman natin sa division yon, ang kailangan natin pag sumikapan ay yung sa region. When I know, we can do it. Ano po? Hashtag kalambalik. So, hopefully, ma-achieve natin yan. So, pagtulong-tulungan na natin siya, okay? Kaya nga, ito, ipopost ko to sa Spagsy. Sa ating personal wall. So, hello, just wait. Later, I'll post this there. Na mamaya makita nyo. No, sino pa ba? Baka may nalimutan ako. Marami pang school. Yung syempre si Ma'am Aring at si Ma'am... Si Ma'am Aring at si Ma'am Roan Ray ng Camp Vicente Lim, ang leader, the leader. Siyempre, na-expect ko talaga niya talagang magle-lead. Ay, naku, gugalit sa akin. Ang besi kong si Francisca de Mapiles ng Ang Sulo, ng Palo Alto Integrated School. I know you can do it, besi. Na-estress ka, galing pa yun sa seminar. Pero highly appreciated. Na I appreciate your effort. Kaya mo yan, besi. Ikaw pa ba? Diba? Siyempre, ikaw pa ba? Hindi magpapatalo si Mr. Kiko de Mapiles first place yan sa picture last year. Tapos pangmalakasan ng kanyang editorial. Siyempre, first place yan sa individual ng editorial. Di pa kakabog yun sa newspaper. Diba? Sino pa ba? Siyempre, yung sa Aloy, sa Buntog National, si Ma'am Luigi. Ma'am Luigi, kaya po yan. Si Ma'am Terlisa, terrible ng Lingaset, natural. No, dami-daming panalo niyan pa RSPC, kailangan pang malakasan yan. Sino pa ba? Si Madam Stabaya ng San Juan Elementary School. Si Mr. Capile, si Mr. Capile ng Look. Siyempre, kakabugin niya yan. At si Mr. Andrew Tanyala ng Sampiro, ng Samperokan. Kasama si Ma'am Dilacruz ba yun? Ma'am Lisel ba yun? Hindi ko lang tanda. Pero syempre siya ang kasala. Syempre si Johnny Lien. Si Mrs. Silva, hindi magpapahuliyaan. Kasama si Ma'am Abby Vargas at si Sir Dilacruz. Oh, tatandaan ko lahat sila. Kaloka. Ano? Sino pa ba? Wait. Kailangan maalala ko lahat. Magsimula ako doon. So, tapos na ako sa Bayside, sa Banyadero, sa Calamba Annex, sa Luok. Sa Luok Elementary School, si Sir Capili ngayon. Sa San Juan, sa Lingga. Okay, check na. Okay na sa JRMS. Sa Lawa, syempre yung The Flow tapos na si Sir Jerry nga, tsaka si Ma'am Pamadiko, si Janine. Okay na yon. Tapos si Ma'am Mandigo rin. O, diba? Sino pa ba? Mm-hmm. Makiling okay na. Ay, yung Lamishatik, mahusay din yan yung Lamishatik. Hindi pa uhuli yung Lamishatik. Tapos yung Intrepid Pen. Alam ko yung, naku, mahusay din yan yung morning. Yung Integrated Montessori Center, IMC. Hindi rin makakabog yan. Magaling yan, lagi ko naririnig. Yung Canosa. Yung Canosa kaya tapos na. Alam ko lang sa Letran kung push sila. Pero alam ko kasali sila the last time. Tapos yung Perpetual. Perpetual yung... Calamba Institute, Sir Lawrence, kaya-kaya mo yan, ikaw nagbaback-to-back ng editorial ng English Filipino ng PERS. You can do it, naringgan ko, nag-overnight ka ng karaan, push, okay? Sino pa ba? St. John, si Ma'am Christelle, syempre, go yan si Ma'am Christelle. Ako, dati kong inspiration niyan sa paggawa ng diary, lalo sa sports page, ang usay gumawa ng sports page niyan. Sino pa ba? Wait, sa elementary madami. Sa okay na ako sa ano, halang, sa Real, sa Crossing. Sino-sino pa ba? Si Ma'am Roxanne at Marian, okay. Si Ma'am Agnes din ba yan sa ano, Pasiano? Oo, nasabanggit ko na. Si Ma'am Juliet. Ah, syempre si Ma'am Jane. Ah, Madam Jane Leslie, alam ko, you're just back in the business. But I know you can do it. Naniniwala ako sa iyo.
Si Ma'am, ah, gusto ko yung idea ni Ma'am Linel Medina. May appointment letter ng designation. Sige, Ma'am, paalala mo yan sa akin. But alam ko, hindi papatalo yung, ano, the South, yung South Deal. No? Yung, alam mo, pujari, no? Limot ko lang yung Arboom. Arboom ba? O, pati yung, syempre, yung South, yung kay Andog. O, di ba? O, syempre, si Dr. Dapiawen. Syempre, yung sa Ulango. Tapos, si Mr. Mario Bibat Diaz. Alam ko, gagawin na rin niya yan Sagrada, kung natuloy siya sa kanyang Sagrada. Sa Litchery LM, syempre, Litchery Elementary School, gagawa din yan. Crossing, okay. Sige pa ba? Baka may mga iwan ako. Yung Banlik, syempre, si Sir Glenn ngayon. Sino pa ba? Apos Elementary School, alam ko di pa uhuli. Si Ma'am, of course, si Ma'am Mayra Regandola, dyan sa Palingon Elementary School. Correct. Tapos, sino pa ba? Si Ma'am Arlene. Si Ma'am Arlene ay nasa Puting Lupa. Syempre, ang Milagrosa Elementary School, di pa uhuli yan. Syempre, kakabog din sila, di ba? Ay, meron pa yung Jose Platon. Jose Platon. Tapos, si Ma'am Lea Pamplona ng Maunong Elementary School. Oh, sa ulo ko ah. Tama ba? Maunong ba si Ma'am San Ramon? Syempre, ang sulo ng kanduran ay ang ano, elementary school, San Ramon Elementary School. Bukod yung Jose Platon, okay? Magkabukod yun, magkaibang school yun. So, alam ko hindi rin sila papatalo, di ba? Sino pa ba? So, kung hindi ko man nabanggit, silang masasabi ko, I do trust in you. Naniniwala ako, hindi naman yung newspaper ang ating magiging pangmalakasang sukatan ng ating kausayan sa pagjajaryo. No, the fact na may nailusot na kayong bata sa DSPC, papuntang RSPC, you are already that good in campus journalism. Ituloy-tuloy lang yan. Huwag hayaang mag-lesson yung apo, yung lagablab ng apo. Ano po, natsatsaga naman siya. Naniniwala po ako doon. So, see you po sa awarding ceremony. So, sana matapos namin kaagad ang mga certificates para awarding agad, para nakakapagsimula kaagad tayo ng newspaper rin. Kasi nga, ang tunay na laban ay sa RSPC. So, kaya natin yan. Pero, syempre, ganito na lang. Dahil RSPC, para kayo mag-A, mag-win. Masarap na tatawag ang diary. Masarap na tatawag sa awarding sa RSPC. Ang dami kong kwento niya. Naikwento ko na nga yan ng ating training ng summer, di ba? Ang dami kong kwentong awarding. So, hindi ko malimutan yung kay Retley Bautista. Mostly si Retley, in fairness naman, nang inilagay ko siya sa photo journey ko ng 2 taon sa secondary Pilipino. 2 taon ako nag-RSPC sa kanya, hindi ako nasa zero kay Retley. O, second place pa ata yung pinakamataas niya. Tapos, RSPC, natawag yan, sabi niya sa akin, a night before the awarding, sabi niya, sir, mananalo po ako. Maganda po yung mga picture ko. Maganda po yung caption. Maganda daw talaga yung picture niya. Sabi ko, sige. Sabi ko, ganyan, malaman natin bukas. Eto ka nga, ng awarding nga naman, di ako'y pressure na. Napipressure naman talaga ako. Kasi syempre, noong nasa private school ako, natawag na yung LCBA, natawag na yung St. John. May paraw silang purse. Ako sa CA, wala pa. Sabi ko, Bessie, katabi ko si Sir Ed, saka upo kami dun sa may sakeg. Sabi ko, Bessie, sabi ni Retley, matatawag daw siya dito. Kasi sabi ng MCI, si Miss Mela ata, yun, sabi ni Miss Mela, pagkuha ng larawan, sekundarya Pilipino. Sabi ko, Bessie, baka ako matawag na dito. Sabi ko, ganyan, kasi sabi ni Retley, maganda yung kanyang mga picture. 7th place, ganyan. 6th place, pagtawag ng 6th place ay Calamba Institute, Retley Bautista. Sabi ko kay Bessie, alam mo yung ang bigat ng kalooban kong tumayo, kasi nawala na ako ng isang pag-asa. Sabi ko, Bessie, napaaga naman. Sabi kong ganyan, Bessie, napaaga naman. Sabi kong ganyan, bago ako tumayo, nasakit ako sa stage, syempre, natay ako ng bata. Pero, a win is a win, di ba? A win is a win naman, no? Yun naman ang kasabihan doon. Tapos, yun, prior noon, sobrang ang kaadikan ko dyan sa pag-newspaper, sa campus journalism, napapanaginipan ko yan. Ang contest ay September pa, parang mga June ata, August, na naginip na ako na si Carlo Basbas ay tinatawag sa national level. And si Carlo Basbas ay sinalik ko ng news writing ng una, natalo ng 3rd year high school. So, ng 4th year, sinalik ko ng copy reading. Kasi training lang naman yung sa news writing. Copy reading ko talaga siya i-contest kasi best in English. So, madaling salita ng training, 1st place sa training. Ng DSPC, 5th place. 5th place ng DSPC. So,
Nag-RSPC na, yun na. Medyo, sabi ko, best, napanaginipan ko naman yan si Carlo, tinatawag sa national. Sabi ko, ganyan. So, a night ng before the awarding, sabi, kinamusta ko, Carlo? Kamusta yung, ano mo, yung kinapirid mo ka ako? Sabi niya, sir, ang hirap, sir, mahirap po. Sabi niya ganyan, sir, mahirap po. Pero nahirapan din po sila. Sabi niya ganyan. So, sabi ko, akabog si Carlo. Sabi ko, ganyan. Ano? Eh, anong headline mukha mo? Kako, sabi kong ganyan. Kasi ganun ako sa mga ano, pag nagko-contest ang bata, kunwari, school paper advisor, ganun tayo. Pag nag-contest ang bata, pakalabas nila sa contest room, or that night, kung RSPC naman na yun, tinatanong sila, kamusta ang naging resulta? Lalo, mas maganda ngayon, paglabas sa contest room, paglabas dun sa school, eh, kinakausap na eh. O, kamusta ang contest mo? Ganyan, 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 ganyan. So, hayain natin kung ano man, ano, basta ginawa mo yung best mo, okay na yun sa akin. Manalo, matalo ka man. Sabi kong ganyan. Ano? Di, yun nga. Sabi ba naman kinaumagaan, ay yun ang awarding, natawag na si Retley. Tapos sabi na nito, ay parang naiwan na lang copy reading tsaka picture writing ata. Di, tapos na yung picture, copy reading na, sabi, copy reading and headline writing, secondary English. Ako'y kabang-kaba, hindi na talaga ako na-imit doon. Nakaupo na lang ako doon sa may sahig ng ano, Coliseum ng Lipa. Sabi ko, 7th place. Siyempre ako 7th place, ayokong matawag. Ay, sige, wala sa 7th place. 6th place, okay. May pang national pa ako. Sabi ko, sana matatawag ako. 5th place, ay, 5th place. Sabi ko, ganyan. Nang tawag ng 4th place, sabi ko, nagdasal na ako sa sarili ko. Sabi ko, Lord, kahit po hindi na maging totoo yung tawag ng second, kahit po third na lamang, okay na po yun sa akin. Matawag lang po ako. Sabi ko, talagang yun ang dasal ko, silently. Tapos hindi na ako makausap ng Bessie Edison. Tapos magtawag nga, third place. Mula sa bayang sinilangan ng pambansang bayani. Hindi kabang-kaba naman ako. Sabi ganyan. Carlos Basba, sabi ko, Bessie! Ako talaga ay para akong may spring. Galing dun sa upuan, napatayo ako ngayon. Sabi ko, Bessie, ako yung Bessie. Eh, hindi naman ako tinawag. Carlos Basbas. Bessie, ako yung pangtakbo ako doon. Si Carlo ay nasa likuran pa. Nauna pa ako. Parang ako ang nanalo. Di ba? Kasi first time ko ngayon, manalo pa NSPC. Kasi nga, 1, 2, 3 lang ang nag-NS, di ba? So talaga naman ganun yung experience ko. Hindi ko malimutan yon. Tapos ayun, ahawa naman ng may awa. Nanalo naman kami sa national. Pang 5th place nga lang. Pero again, a win is a win. Tapos meron pa akong experience yung sa DASMA naman. Parang 2014 yon, 2014, si Rene Camilca hindi naman yon. Copy reading, headline writing, then secondary English. 7th place, sabi ganyan. 6th place, school paper, desire. Aba, ako naman tuloy ako ng chika kay Bessie Alvin Manaco kasi magkatabi kami. Kasama siya nun din eh, sa collab siya. Chika ako eh, sabi desire, sabi ganyan. Tapos pagtawag mamaya ay school paper advisor, nalpon sa malod, Bessie ako yun, sabi kong ganyan, pambaba na naman ako, di ba? Tapos yun yung naging inspiration ko, sabi ko, Camille, kaya naman pala natin manalo sa copy reading. So yung hindi mukha ko nagawa ngayong taon, next year, gagawin natin kay Carlo, pagtutulungan natin siyang i-train. Ayun nga, na-train namin ang usa si Carlo, na-train si Carlo, train, tulungan naman yun, syempre bulong-bulong din pag school paper advisor, kakailangan yun. So, nag-win naman kami. Ay, nag-win nga siya. Tapos, naipawin naman namin si Carlo, di ba? May isa pa ako, si Angeli Ramirez. Si Angeli Ramirez, hindi ko rin yan malimutan. From Lawa yan. Ay, Ma'am Luisa. Alam ko, effort na effort kayo sa pagyadyari. Ma'am Luisa Samiano. Hi po. So, yun nga, si Angeli Ramirez. Parang ng unang contest niyan, naiyak talaga yan, naiiyak siya. Kasi noon nga, ang bulong ko sa mga bata ko, pag hindi na nanalo sa DSPC, maldita ang bulong ko. Sabi ko, siya, last muna yan, wala ko ng contest next year. Ako'y natalo dito. Pag ang tawag ay 10-9-8, kasi noon hanggang 7, pwedeng RSPC. Pag tinawag niya sa 10, sa 9, sa 8, ang sasabihin ko lang, ayan, last mo na ito, next year wala ka ng contest. Sabi ko gano'n, di iyakan mo ng iyakan. Nag-iiyakan talaga sila. Kasi ang sabi ko sa kanila, aba dapat pag nalabas ng contest, ay ipinapanalo at nakakahiya doon sa hindi pinili. Napapahiya ka ako. Patunayan nyo doon sa hindi ko pinili na you deserve to be chosen by me through winning. O yun yung sinasabi ko sa kanila. Ayun naman ang bulong ko talaga pag DSPC awarding. At ang kabilin-bilin ako sa mga yan, ayoko nang may ingay, ayoko nang sigaw ng sigaw. Hindi pa nanalo, sigaw na ng sigaw. Hindi ko kako gusto yan. Sabi kong ganyan. Saka na kako mag-iingay pag natawag na. Ganyan. O diba? Yun naman talaga ang billing ko. And si Angeli naman, nanalo yan sa, nag-6th place yan pagsulat ng balita.
sa expression sa saan ba yun? Sa ano yun, sa Tagaytay, sa anong awarding nun eh, sa Tagaytay City eh, doon siya in-award sa expression si Angeli. Tapos may isa pa ako noon sa 2016 naman, parang si Bermay laman yon, paubos na, natawag na port ang bata namin, fourth place, sixth place, parang si Miles Bonifacio fourth place, tapos si Roano to sixth place. Ngayon akala ko noon composite yung collab. Sabi ko ba naman dun sa ibang mga taga-ibang division, ay siya, padaanin niyo po ako, tako po yung awardan dyan first. Sabi ko ganyan, lakas ng loob ko. So itabi po kayo, padaanin niyo po ako. Hindi po ako makakapunta sa stage, tatawagin po ako ng first. Aba, abay, kung hindi ba naman ako natawag, hindi, napahiyas festival ako. Buti na lamang, dun nga sa collab, news page, ang tawag nga naman ng first place ay si Bermail. Diba? Hindi naman ako napahiya. Kaya nakakatuwa yung mga awarding na yan. Oo, tapos ito namang si Denise. Si Denise naman, ang hindi ko malimutan yung awarding sa national ng Pangasinan namin. Kasi yan si Denise ay, sabi ko nga sa kanya, sa division, sa DSPC, parang yun ay sixth place. Hindi ko masabi-sabi sa kanya siya ay sixth place. Kasi parang, ewan ba naman, kung matalas lang yung mata ko, parang nahagip ng mata ko, sixth place nga. Oo. Eh ngayon, hindi ko masabi sa kanya. Ang lagi ko na sinasabi, Denise, dasal ka lang ng dasal. Kasi hindi naman siya science and health writer. Yun ay parang picture writer ang kinasanayan o editorial. Alam mo ko doon, inilipat ko lang siya. At ako EAC ka, hindi pwedeng wala kang contest. Ah, ganun pag school paper advisor. May karapatan ka mag-control kung sino ang batang lalabas. Kung karapatan natin yun mamili. At syempre, EAC ito, hindi naman pwedeng walang contest. Hindi mo iku-contest, ay katulong mo gumawa ng dyaryo. Diba? Kaya sabi ko, ikaw ay mag sa science and health writing ka. Sir, hindi pa ako marunong tuturuan kita kako. Sabi ko, ganyan, tuturuan kita. Tatawagin natin si Jerome, tuturuan kita. Sako kako magtuturo sa iyo. Talaga naman tinuruan ko. Yung tipong talagang kami inabot ng 11 o'clock ng gabi sa school, 11:30. Tapos, yung mga unang sulat niya, lahat eki sa akin. Inielbo ko talaga, hindi, Denise, hindi ganito, hindi ganyan. Sabi ko, ganito dapat yan, headline, sabed, ganyan. Tinuruan ko talaga siya kung paano niya yung gagawin. So, ayun, matiin kasi sabi ko nga nung kay Sir Eds, magko-contest pa lang kami sa Santa Cruz. No, sabi ko, Besit, ang pinangahawakan ko kung mananalo ay si Denise. Kasi matiim ang bata. Although, bukod kala Eman, bukod kala Neo, tapos kala Francine, kala Bernadette Yauto, no, tapos yung iba kong kasama. Gusto syempre, hula ko sa kanila, maunanalo, positive kasi dapat. Pero sabi ko, best yan si Denise, napakatiin, talagang antsyaga, sabi kong ganyan. So nagbunga yung pagtsatsaga namin, nanalo naman sa region, nag-second place nga, kaya nga ako napasama sa national. Eto ka sa national, ano ka, a night before the contest, kami nagtitrain pa, sabi sa amin ni Dr. Lino, matulog na kayo, kami hindi pa natutulog at nagtitrain pa kaming dalawa, more train kami ni Denise, ano, kasi nga ako, baka yan ang lumabas, hindi natin nagawa. Sabi kong ganyan. So, yun na nga, no? Yung natapos ang contest awarding na. Nakakatuwa sa awarding, dyan kay ka-awarding, di, ano na, secondary, pagsulat ng agam na nga, secondary Pilipino. Pilipino muna. Seventh place, sixth place. Pag fifth place, ang lumabas ay Calabarzon. Sabi ko naman noon, kahit anong place, ito pala, bago mag-awarding ng science and health na pagsulat ng agam, sabi ko, Lord, kahit anong pwesto po, okay na po sa akin. It's a privilege na po to win. Kasi sa dami-dami naman po buong Pilipinas na po yun. Matawag po ako, iswerte ko na po yun. Swerte na po namin. So, 7th place, 6th place, 5th place, lumabas Calabarzon. Paglabas ng Calabarzon, 5th place, kinutuba na ako. Sabi ko, ay, naiwan ata ang sumpa sa akin ni Carlo Basbas. Paglabas ka naman ay Calamba City Science High School. Denise Lopez. Sabi ko, Denise, halika na. Sabi ko, ganyan kay Denise. Eh, ako naman kasi, hindi ko naman first time manalo sa NS. Kaya yung reaction ko, ganon. Pero siguro kung yun ay 1, 2, 3. Yun naman ang target namin ngayon. Kung 1, 2, 3 siguro yun, lakas ng hiyaw ko doon, lakas ng talon ko. Pero naalala ko nga yung piplace ka sa copywriting, sa copywriting headline writing ng English. So sabi ko kay Denise, halika na. Kasi naalala ko yung si Carlo, sabi ko, naiwan pa ata ang sumpa sa akin ng fifth place. Oo, pag mga bayland, ang NSPC nakakasama ako. Pag sasakay ng aeroplano, ayaw ata at baka mabigatan sa akin. Hindi ako nakakasal. Pag bayland, swerte ako sa bayland. Noon, Tagig. Join ako sa Tagig. Tapos Pangasinan naman, join na naman ako sa Pangasinan. Kaloka, no?
siya, sige na. So, school paper advisors, I do hope na sana ma-experience nyo din yung mga na-experience ko sa awarding. So, kailangan lang talagang tiyagain. So, naniniwala naman ako, sabi ko nga kay Plordy, basta tayo ay may tinarabaho, tayo ay kumilos, may aasahan tayong panalo. Diba? Pero kung tayo naman ay nagpaputyo-putyo lang, hindi naman natin tinarabaho talaga dapat natin gawin, huwag tayo mag-expect ng panalo. Diba? At kabilin-bilinan ko nga, pag-aawayin ang mga co-teachers na dapat sila ay kasama mo. Ganun yon, kasama mo sila sa panalo, sa pagkatalo, sa panalo, sa contest. Sinasama ko talaga sila, what do I mean there? Kung nalang sa science, nagtatanong talaga ako sa science coordinator namin, hi Ma'am Weng, tinatanong ko talaga yan, Bessie, anong pangmalakasan mong SIP dyan na maire-recommend mo sa akin? Sa kanya ko talaga itinatanong yun, o diba? Tapos kunwari yung AP teacher, nagtatanong ako sa kanya ng mga facts na ilalagay doon kay Sir Kevin, ayan, pinapabasa ko yun sa kanya. So yung mga ganun ba, diba? So, involve natin sila. Napaka-willing naman lang, aba, si Ma'am Maris, yung aming ano, school nurse, alin pag may mga interview na kailangan ay related sa health, siya ang pinapa-interview ko. O ganun, si Ma'am Benhar, yung aming guidance HT head teacher na namin yun, alin pinapa-interview ko din, di ba? Si Sir Tony sa robotics, o syempre, interviewin. Tapos, itong mga co-teacher mo hindi mo ma-interview, alam mo yung pangmalakas ang achievement, edo yung picture mo, o di, syempre, o di ganun yun, para magkakabati kami, o di ba? Yung sa kantin namin, syempre, bomb. O yan ang hihiyaan namin ng pondo si Madam Susing. So wag natin aawayin ang kantin manager. Di ba? Ayan, sabi ko, Bessie, ganito, ganito, o. Oh. O, madaling yan, madaling kausap. Ganun lang yun. Siyempre, syempre, yung sa school head naman, sabi ko nga nung kay Ma'am, hindi naman po pangalan kung unang tinatawag dyan, pangalan nyo po muna. Sabi kong ganyan. Tapos syempre, as she promised something to the principal, achieve it. Sabi ko, Ma'am, pag-iigihin ko na lang po. Sabi ko noon, Ma'am, huwag nyo na po akong bigyan ng advisory section. Pag-iigihin ko na lang po pag-iadyari. Dadaling ko po kayo, ipapress ko po siya. Sabi ko ganyan. Ay, di tinrabaho ko at nakakaya na nabitawan ko yung pangako kung magpapress kami sa dyari sa division. Ay, di tinrabaho ko naman. Kasi all out ang support ni Madam. Pag hiningi ko ng ganito, hihingi ako ng pang-registration, hihingi ako ng pangkain, ng allowance, ganyan, lalo na mong nakarang taon. Di, nagbibigay naman kaagad si Ma'am, o diba? Oo, napaka-supportive naman ni Ma'am. So, ganun, okay? School paper advisors. So, ganun gawin natin, okay? Na, sige. Right. Oh, si Agot Isidro kasi ay shrimp. Ako, right. Oh, kung yung aking opening ay Anis Thinking, kasi talak ni Nika, tapos ano na, ngayon ay right. Bye. Thank you.